Si Jephtha at ang lahi ni Ephraim. Ikalabindalawang kabanata. Nagtipon ang mga sundalo ng Ephraim at tumawid sila sa ilog ng Jordan at pumunta sa Zaphon para harapin si Jephtha. Nagtanong sila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag na makipaglaban kayo sa mga Ammonita? Dahil sa ginawa mong ito, susunugin namin ang bahay mo na nandoon ka sa loob." Pero sinabi ni Jephtha sa kanila, "Nang nakipaglaban kami sa mga Ammonita, humingi kami ng tulong sa inyo. Pero hindi nyo kami tinulungan. Nang malaman kong hindi kayo tutulong, itinaya ko ang buhay ko sa labanan at pinagtagumpay ako ng Panginoon. Ngayon, bakit ba gusto nyo makipaglaban sa akin?" Sumagot ang mga taga-Ephraim, "Kayong mga taga-Gilead ay mga sampid lamang sa angkan ng Ephraim at Manase. Kaya tinipon ni Jephtha ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sila sa mga taga-Ephraim at nalupig nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga lugar sa ilog ng Jordan na tinatawiran papunta sa Ephraim para walang taga-Ephraim na makatakas. Ang kahit sinong tatawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim ba sila o hindi. Kung sasagot sila ng hindi, pinagsasalita nila ito ng shibboleth dahil ang mga taga-Ephraim ay hindi makabigkas nito. Kung ang pagkakasabi naman ay shibboleth, papatayin sila sa may tawiran ng ilog ng Jordan. May 42,000 taga-Ephraim ang namatay ng panahong iyon. Pinamunuan ni Jephtha ang Israel sa loob ng 6 na taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa isang bayan sa Gilead. Si Ibzan, si Elon at si Abdon. Pagkamatay ni Jephtha, si Ibzan na taga Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng Israel. Si Ibzan ay may 6 na pong anak, 30 lalaki at 30 babae. Pinag-asawa niya ang mga anak niyang babae sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Namuno siya sa Israel sa loob ng 7 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga Zebulun. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 10 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ayalon na sakop ng Zebulun. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. May 40 siyang anak na lalaki at 30 apo na lalaki. At ang bawat isa sa kanila ay may asnong sinasakyan. Siya ang namuno sa Israel sa loob ng 8 taon. Pagkamatay niya, inilibing siya sa Piraton, sa kabundukan ng Ephraim, na sakop ng mga Amalekita.